Good afternoon, mga friends. Ang ating lecture sa ngayon ay ang pati sa galit, no? Ang delikado pala itong manggriga. Delikado pala. Kaysa itong nang maka mamatay na nagawain natin. Okay na. May ano tayo, may kaaway. Very angry tayo. Delikado pala ito. Makapatay pala sa atin, no? Yan ang isang dahilan kay may dito sa amin may mag-asawa na nag-aaway. Sabi ng isang kaibigan ko, ng anak ko na pantana at sabayin sila. At kayto ang naisipan kong i-lecture natin, no? Ang makakuha natin kung may ma-angry tayo o magalit tayo, ang ating blood pressure ang blood pressure natin, ma-stroke ka at ma-heart attack, no? Diyan ang tatlong ma-kuha natin na sakit sa kung ma-angry ka. Delikado pala ito. Kung malasin ka, mapatay ka pala dito sa angry, no? Magalit ka. Kaya, kailangan natin ang tips kung paano natin ma-reduce ang anger natin. Ano ang natin gawin? Ang gawin natin na rest, no? Rest well, no? Nabalang, huwag anayanuin ang taong yan. Palabasin mo yan at galit ako sa kanya, no? Huwag i-rest anay. Huwag i-anuhan kaya tayo ang maperwisyuhan. Hindi lang makamamatay o kung hindi maapektuhan ang whole body natin. Yan ang isa na sa maapektuhan ang face natin, no? Kaya makuha na siya, hindi na normal ang plastada ng ating bibig, no? Maging hindi na maganda tingnan, no? At ang ating kamay paralyzed at ang ating paa. Kaya yan ang ating matamo sa paggagalit natin. Hindi ang ating kaaway ang maapektuhan. Tayo mismo ang maapektuhan. Kaya ang kailangan natin, ang ating galit, reduce, no? Yan ang ating ang tips na para malaman nyo kung ano ang gawin natin kung tayo'y magalit. Na ang galit natin perwisyo sa atin, no? Yan ang number one na to natin, rest well, no? Relax anay. That's an exercise anay. Exercise parang ang galit natin ay mag subside o kung maglaylo na siya, no? Akala nyo kung madrink kayo na alcohol ang galit nyo mas dyan tayo nagkamali, delikado tayo. Yan ang isa pang na makapastroke sa atin, no? Ay kay delikado ang drink, no? Sige, drink, taas blood pressure ta. Di ano dyan? Dyan pa ang, saan pupunta yan? Kundi, ma-stroke tayo. Perwisyo sa atin yan. Kaya, huwag mo nang mag-drink ng alcohol, no? Huwag, kay delikado tayo, no? Nang kailangan, huwag tayo galit kung mag-inom tayo ng alcohol, kaya maka delikado ito.
isa ito sa kadahilan na ma-stroke ang tao kung nag-drink sila ng alcohol na may galit sila. No? Kaya yan, iwasan natin yan. Kaya masama yan, no? That's on. Nan, kailangan i-wait natin na ang atin anggit ay mag-ano nang may lalo na. Bababa na ang persa ng galit natin. Hindi na persado na katulad ng buksingero na suntok na suntok na. Ganyan ang gawin natin. I-relax natin, no? Hindi, huwag mag-ano ng anger natin. Hindi natin ang anger natin ang masunod. Tayo ang mag-ano ng ating anger. Mag-ano siya, hindi na siya tama, no? Kag hindi tayo maapektuhan, no? Na quit ng isip ng kung ano-ano para ma-ano ang isipan ng magandang nangyari sa buhay mo para nga na ano mo ang ano ang galit mo, no? At ang taong nakagalitan mo ipalabasin na, wala na siya, huwag na lang ano ng isip mo sa kanya kay wala naman siya, no? Ang gawin mo ganyan, no? Nga ang girta ng anuin mo nga na magkwa na maglaylo na siya, no? Then, long term, no? Get busy. So, wag maging wag hindi magkwan busy ka, may ginagawa ka na sa bahay mo kung ano. Wag na lang ataga ang atensyon ang taong nakagalitan mo. Kaya dyan ang gawin natin. Huwag i-focus ang atin attention sa taong nakagalitan natin. Distract yourself, no? Distract yourself. Ibig sabihin na ikaw na ang mag-ideya kung paano ang gawin mo na ang attention mo ay maagaw ng ibang ng bagay na para makalimutan mo ang taong nakagalit mo. Ganyan ang gawin natin. Na put some allowance, no? Na put some allowance ng punta sa kung banda kapag release your ng anger safely, no? Safe na wala kang mga gamit sa bahay na damage o wala kang taong wood na ano mo siya, nasakit mo ang taong mag ano sa iyo nang yang ano bala mag-awat o nang away ninyo. Yan itutulong lang yan, huwag mo sasaktan, no? That's ang gawin ng mga taong tutulong sa iyo, dalhin ka sa doktor. Kung ano, para ma-relax ang kaisipan mo, mag-pray ka para huwag ma-apiktuhan ang katawan mo, no? Huwag mong pairarin ang galit mo kaya ikaw na ang ma-apiktuhan, ikaw ang masaktan sa iyong katawan ang punta ng perwisyo, no? Yan ang katawan mo, hindi na normal, maging paralisado ka na, maging hindi na maganda ang mukha mo. Yan ba ang gusto mo? Kailangan ang huwag pairalin ang galit. Kaysa iyang dahilan na ma-stroke tayo, no? Kaya yan ang ating gawin. Kung may nakagalitan, ano lang ang isipan, transmit sa ibang sabada, magandang nangyari sa buhay mo. Kaya malaylo lang yan. At saka pag wala nang galit, mag-usap kayo ng taong nakagalitan mo. Kung sino ang may kasalanan. Ang may kasalanan ang mag-sorry sa ginawa yan saka sa iyo na yan. Kung ikaw may kasalanan,
Sorry. Yan, nadala lang ako ng galit ko. Yan, ang ating ibitahin. Kaya yan pala ang isang dahilan na ano, na makamamatay na sakit, no? Yan ang ating ang angry, no? Yan ang ating nga isa yan sa dahilan na ma-atake ka sa heart at mapatay ka kung malasan ka na siningading, no? Na gani, yan ang gawin natin. Huwag nang maggalit. Kaya delikado yan. Yan ang isang atin, ang ating idagdag dyan, ng 10 piso sa ating mga pagtawa natin, no? Na para na wag na tayong magalit, magtawa tayo, no? Yan ang gawin natin. Kaya ang pag kung tumawa ka raw, paano ang problema natin? Ang galit natin, no? Tawa na piki, oo, totoo, yan ang gawin natin para malaylo ang ating isipan, no? Yan ang gawin natin. Yun sa mga eksperto, subukang tumawa ng ilang minuto barawat araw, mabuta yung sa kalusugan natin. Huwag seryosuin ang lahat ng bagay. Matutong tawanan ng sarili at ang iyong problema. Tawanan mo raw ang iyong problema para hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-ano sa puso, no? Tawanan mo ang iyong problema kay wala kang magawa. Kung magalit ka, hindi mo ma-solve ang iyong problema. Ang isipan mo, hindi na konektado, wala ka ng ideya o taktika na gawin para na sa may problema mo kung paano ma-solve at kung yan ang ating gawin, no? O tawanan ang problema, no? Ayon sa mga eksperto, subukang tumawa lang ilang minuto bawat araw. Mabuti sa iyong sa kalusugan natin. Matapos ang tawa-tawa sa ordinaryong sitwasyon, pero huwag naman pagtawanan ng ibang tao. Hindi na maganda yan. Huwag mong pagtawanan ang mga tao. Suntukin ka dyan. Bakit mo, kuya, tinawanan? Tada pa ako, tawanan mo pa ako. Tulungan mo akong makabangon. Huwag tawanan kay masama yan, napaya na ako, payain mo pa ako sa pagtawa mo, kaya huwag naman. Kung may ibang tao na tumatawa, wala namang masama kung tumawa ka rin. Tatawa na kayong tumawa. Tumawa ka rin. Kung tumawa siya, tawa din. Makasama sa mga taong masayahin at positibo ang pananaw sa buhay na makisama, no? Magkwentuhan sa kanila. Yan ang gawin natin para huwag magalit ang kwentuhan. Parang ang may laylo ang ating galit. Ang pagbasa ng mga payagan, may magandang balita. Makabasa ng balita tungkol sa lifestyle, sport, at iba pang arti sa kalusugan, no? Manood ng makatatawang palabas at sa TV, entertainment show, no? Yan ang gawin natin para makuha ng galit natin. Paminsan-minsan manood ng cartoon, Disney Channel, makaka-relax ito. Kaya tandaan ang kasabihan, laughter is the best medicine.
Kaya yan ha. Yan ang advice natin, ang advice ko sa inyo. Huwag dibdibin ang ating gagit kay tayo ang maperwisyuhan. Yan. Ang galit, palitan na natin ang tawa. Tawa tayo na tawa. Bahala na sila kung isipin na lang sintong babae ito. Para maano natin, ang magamot natin ang ating galit. No? Diyan tayo, epektibo yan ang pagtawa. Tawanan mo raw ang ating ang iyong problema. Yan ang sabi diyan sa kanta. Na kaya sundin natin ang song. Tawanan ang iyong problema. Yan ang pinaka-pa natin na tapiko. Ay yan ang naisipan kong elektor natin. Sa pag-away, mapatawad ang isa ka isa. Pero kung mamatay ng sati, hindi na maganda ang epekto niyan. Kaya tawanan na lang. Kung anong problema, anong away, tawanan na lang. Magkamustahay na lang. Ayan na ang atin gawin. Yan ang advice ko sa inyo. Kayo ang mag ano ng sarili nyo. Para kayo hindi masaktan sa mga sinabi ng iba. Huwag ba pansinin. Papayaan mo sila pagustuhan mo ang mga tao niyan. Wala nang magawa yan. Kung hindi mo pansinin, sila ang magalit sa'yo. Ang tao ito, barumbado, hindi nakinig sa sinasabi ko. Baliwala sa kanya yan, sila ang magalit at hindi ikaw. Kaya ang ganyan ang gawin natin sa mga taong nagpagalit sa atin. Huwag pansinin. Hindi yan makatulong sa atin. Makasama pa. Mapatay pa tayo dyan kung pansinin natin. Kung problema na yan ginagawa yan, problema nila sa atin sila nagalit, ito wala kami, wala kong alam dyan. Pag-uspahano ka na, kayo nagbala sa sarili nyo dyan. Kaya, yan ang ating gawin. Para hindi tayo magalit na siyang dahilan na pagka-atake natin sa heart at pagka-stroke. Okay, para hindi tayo maapektuhan at mamatay. No? Diyan tayo pupokus ng atensyon natin. Eh, alam nyo na pala na ang galit ay makamamatay. Kaya iwasan ang galit. Yan ang gawin natin. Eh. Iwasan natin ang galit. Kung may problema at may hindi nagustuhan ng isa kag isa, usapan sa maano na usapan. Formal na magkasundo kayo at magpatawad ang isa. Ha? Ganyan ang gawin natin, ha, mga friend, ha? Okay. Thank you sa inyo. Kayo na pala. Thank you very much. Love you.